Magandang araw po sa lahat at welcome back po sa aking channel. At sa video natin ngayon, i-share ko naman sa inyo yung dimension ng aking final. Ito na mismo yung aking ginagamit na design sa aking 108 setter at 100 hatcher na egg incubator. Ito po ay combined. So, sa unit na to, ang ginamit ko lang dito ay SGC 1000. Tapos yung ating timer, yan, yun yung analog timer. Tapos, nandito na yung kanyang switches main, tapos yung ating inside light, automatic manual, right turn, saka left turn. Yung fuse natin 10 amperes po yan. Ginamit ko ditong board ay MDF laminated, so double sided na siya, no need nang magpintura, kaya less hassle na hindi na kayo mahihirapang magpintura pa dun sa plywood na gagamitin. Tapos aluminum sidings na siya, pampadagdag pogi. Tapos ganito din sa loob, aluminum. So itong unit na to ay chain type na siya, kahit 108 setter lang siya, chain type na ang ginamit ko para hindi ganon ka-stress ang motor. So ang in-install ko na motor dito ay 50 KTYC. Tapos may gulong na din siya, ayan, para madaling i-move kung saan yung lugar gusto dalhin. Yung panel box natin, ganun pa rin, nakahiwalay para hindi siya prone sa likabok kung anumang dumi. Tapos yung fan na in-install ko dito, ayan, 2400 RPM, 27 watts lang po yan, 50 to 60 hertz rin, 220 volts. So isang ganito lang ang inilalagay ko sa ganitong klase ng incubator. Ito ay 108 setter, so ito ay dalawang 54 na tray. Tapos dalawang tray din na hatcher. Yung likod nito natatanggal na rin siya. So mamaya papakita ko sa inyo. So dito muna tayo sa sukat. Ang lapad ng pinto niya ay 16 inches. Tapos yung taas niya, hindi kasama yung gulong at saka yung panel box. Doon sa panel box kayo nang bahala kung anong gusto nyong size o laki nung paglalagyan ng inyong mga piyesa saka switches. So yung taas nito, simula dito hanggang doon sa baba, hindi kasama yung gulong, yan ay 33 inches. Tapos yung simula dito sa pinto hanggang doon sa likod, 22.5 inches ang sukat niya. So papasilip ko muna sa inyo yung loob. So ito nga pala, chain type na po ito, no? Ang nilagay kong coil dito ay 150 watts na kantal. Tapos dito, naglagay na lang tayo dito ng screen. Hindi na naaalis yan. Nakatornilyo lang siya, kaya pwede mo siyang alisin. Tapos kahit, ang kagandahan nito, kahit mapalapat yung kamay mo dito, hindi ka makukuryente. Kasi nandun pa siya sa kabila ng ating screen. So, yung ang nilagay kong screen dyan, yung aluminum na rin. Ayan, kung makikita niyo yung fan, napakalakas po ng bugan yan. Kaya magandang circulation ng hangin nyo sa ganito kalaking incubator. Tapos yung kadena natin, yung ilaw. Simula dito nga pala, ito to. Pagitan ng ating lamesa, simula dito sa ceiling, yan ay 18 cm. Tapos simula dito sa first layer natin ay 16 cm. First layer hanggang sa second, ang pagitan nito, ang clearance nito, simula dito hanggang dito ay 11 cm. Tapos, yung hatcher natin, nilagyan ko na ng screen para hindi masugada ng mga bagong pisang sisiyo, hindi mapasuot sa screen. Yan, nilagyan na natin ang sapin na plastic na screen. Tapos, ang kapal nito, ang taas nitong ating screen ay 8.5 cm. Dalawa po yan. Aluminum na po lahat. At chain operated na rin po ito. Sorry. So, ayan. Pinatay ko lang saglit. Ito nga pala ay... Ayan yan. Ini-automatic ko lang. Nagkamali lang ako ng pindot kanina. So, ayan. Tapos,
manual natin. Pag minanual nyo siya dito, dito nyo siya makokontrol sa right turn at left turn. Ang purpose nito ay kapag magsisenter kayo ng tray, ayan, yung right turn saka left turn, mapapaganan nyo lang siya kapag naka-manual itong dito sa may auto and manual. Tapos, hintayin nyo lang siyang mag-center and i-off nyo lahat dito. Auto and manual. So, ayan. Yung ating ilaw, pag sisilipin nyo lang ang intimator na ang gabi. Pero hindi yan yung ating heating element. Ang heating element natin dito ay cantal coil na. So, ayan po. Kaya yung ilaw natin, always lang napatayan para hindi siya dumadagdag ng init sa loob. Purpose lang yan kapag sisilipin nyo yung itlog or kung may pisana. Tapos yung salamin natin, medyo maliit lang yung aking nilagay. So, kayo na ang bahala kung anong size ng bintana ang inyong ilalagay ko, anong sukat. Kung gusto nyo, halos kita na lahat yung loob, walang problema kung hindi kayo nagtitipid sa salamin. So, doon naman tayo sa likod. Papakita ko sa inyo yung kung anong size yung aking air vent na nilagay. Ayan. So, ang lapad nga pala ng ating dito, saka simula dito hanggang dito, yan ay 16 cm. So, kinuha ko yung gitna, dun ko inilagay ang air hole. Ang diameter ng ating air hole ay 3 cm. Tapos, simula dito hanggang sa center ng ating eto to, sa center nito, 3 inch. So, kinuha ko yung gitna, 8 inch. Mula dito hanggang sa gitna ng ating butas, 3 inch po yan. At ang ating diameter ng butas ay 3 cm. 3 cm lang po yan. Ang ginamit kong pambutas yan, yung holso na 3 cm ang diameter. Ganon din po sa baba, pares ang size yan. Kung ano yung nasa taas, ganon din. Kung ano yung sukat niya, sa baba, pares lang sila. Tapos ito nga pala, yung ating back panel, nakakalas yan. Nakatornilyo lang siya. Ayan, para in case na may nasira si motor, madaling paltan. Tapos, pag lilinisin nyo rin, yun din ang importante. Kailangan nababaklas talaga kasi nagdudumi ang intimator para mas madaling linisin. Ayan, yung ating gulong. May laki yung ating gulong. Subukan kong pasilip sa inyo yung loob niya. So, kakalasin ko muna to. Kakalasin ko muna para makita nyo yung loob ng ating incubator sa likod. So, ayan. Ito, nakakalas lang to. Meron lang siyang 8 tornilyo. No, last na to. Tapos, persahin nyo lang to. Hanggal na siya. Ayan. Yan yung itsura ng ating likod. So, ayan. Chain operated na siya. Tapos, ang motor natin ay 50 kTyc. Kahit ganyan lang kalit, kahit lever type naman yung ganitong motor, kaya. Kaso ang ginamit ko sa kanya ay chain para hindi siya ganun ka-stress at magtagal yung ating motor. Kasi once ang ginawa nyo sa ganyan ay lever, medyo persado, medyo stress yung motor. Kaya mas maganda, chain type na siya. Tapos yung ating limit switches, ayan, yung ating capacitor para doon sa motor. Tapos yan yung pa natin. Kaya mas maganda na babaklas yung ating likod. Kasi dito sa part na to, once na namisa na doon sa baba, nandito na yung mga ligapok sa taas na to. Ayan, nandiyan. Kaya importante na babaklas para nalilinis din natin yung incubator at magtagal yung ating unit. So, ayan. Aluminum po lahat yan. Tapos yung plywood na ginamit ko dito talaga solid siya. Hindi na tulad ng iba ngayon na merong mga ampaw. Ayan. Yung ano, yung white na yon, yung kinakapitan ng kantal, yan yung ceramic holder. 5 piraso. So, ayan. Yan yung itsura ng likod niya. Kaya mas maganda po talaga na babaklas yung likod para sa troubleshooting at sa cleaning purposes natin. Tapos ito, nababaklas din sa ating panel box.
Sa sunod na video ko po ay i-share ko naman sa inyo itong katabi niya. So kung ano ito, ito po ay fish dehydrator. Yung kanyang concept, yung kanyang mechanism, at kung paano siya gumagana, parehas na parehas lang ng ating incubator. Ang pagkakaiba lang, itong ating fish dehydrator ay para sa isda. So pwede din naman to sa mga gulay, prutas, kung anong gusto nyo tuyuin. So sa isda, na-try ko na siya, ay niyang tuyuin ang isda ng 8 hours. So medyo mataas pa yung ginamit kong range dun sa heating niya. So sa next video, share ko sa inyo to. Kasi yung aking maliit na palisdaan, hindi ko pa na-harvest. Yun yung aking isasalang dito. Although na-testing ko na to sa 3 kilos, successful naman siya. Natuyo ko siya ng 8 hours. Ang maximum po niyan ay 10 kilos. So, ayan. So, hanggang dito na lang po muna at maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.